Tumatala si Wendy. May apat na anak, pero hindi pinalad na magkaroon ng asawa. Nasa 35 years old na ako ngayon, at kasalukuyang naghahanap pa rin ng lalaking tatanggap at magmamahal sa akin. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi yata talaga ako tinadhana na magkaroon ng lalaking makakatuwang ko sa aking pagtanda. Dahil pagkatapos nilang makuha ang lahat sa akin, plus anakan pa nila ko, ay bigla-bigla na lang silang nawawala. Sabi nila, maganda naman daw ako. At syempre, may makinis na balat. Bukod doon, ay masipag at maabilidad din naman ako. Dahilan para magustuhan din ako ng mga kalalakihan. Sa katunayan, marami naman ang nakakagusto sa akin noon. Yun nga lang, ay kapag nagiging nobyo ko na sila, ay parang hindi nagwo-work ang relasyon namin. Kaya nga siguro dumating sa point na naging apat ang anak ko sa iba't ibang lalaki. Dahil panay ang sumuk kong makahanap ng taong magiging kakompatibol ko. Subalit hanggang ngayon, ay bigo pa rin ako. Bigo na matagpuan ang lalaking ka-forever ko. Nasa 18 anyos ako noon nang magsimulang umibig kay Hernan. At sa edad ko noon ay buong akala ko na simple lang ang buhay. Basta ang mahalaga ay nagmamahalan kaming dalawa. Ngunit hindi pala ganun kadali lang yon. Lalo na't naging mapusok kami agad. Wala kaming inisip noon kundi ang sarili lang. At syempre ay ang mairaos ang init ng aming katawan. Kaya naman ang magbunga ang kapusukan namin yon ay pareho pa kaming hindi handa ni Hernan. Kung kaya't sa ayaw at sa gusto namin ay napilitan kaming magsama nito sa iisang bubong. Tandang-tanda ko pa nga noon nang kausapin si Hernan ng aking ama na sana daw ay huwag niya akong pababayaan at hanggang sa huli ay mapanindigan niya ang aming relasyon. Sumagot naman si Hernan noon na, "Opo, itay, simula po ngayon ako na ang bahala sa mag-ina ko. Gagawin ko po ang lahat para mairaos ko sila sa araw-araw." Bagay na ikinapanatag naman ng loob ni itay. Sa unang taon ng pagsasama namin ni Hernan sa iisang bubong, ay naging maayos naman ang aming relasyon. Sa katunayan, ay nakitaan ko siya ng sipag at lakas ng loob para mapalaki ng maayos ang aming anak. Samantalang ako naman noon ay ginawa ko rin ang lahat ng aking makakaya upang maging isang mabuting may bahay sa kanya. Ipinagluluto ko siya bago pumasok ng trabaho at pagdating naman ay minamasahe ko siya. Alam ko kasi sa pamamagitan lang noon ako makakatulong sa kanya. Kaya naman kahit pagod ako sa pag-aalaga ng aming anak, ay ginagampanan ko pa rin ang tungkulin ko sa kanya bilang asawa niya. Akala ko nga noon ay habang buhay nang magiging maayos ang aming samahan ni Hernan. Kahit papaminsan-minsan ay nag-aaway kami. Ngunit nang mag-aral na ang aming anak, ay doon na nagsimulang nagbago ang pakikitungo nito sa akin. Madalas ay umuwi na itong lasing at halos wala na rin natitira sa sinasahod niya. Dahil puro pag-good time na lang ang ginagawa niya. Wala din namang nangyayari sa pagbubunga nga ako sa kanya. Kung kaya't, naisipan ko na lang noon na maghanap na rin ng trabaho para may maipangtustos ako sa pag-aaral ng anak namin. Sakit lang din kasi ng katawan ang natatamu ko kay Hernan sa tuwing hinahanapan ko ito. At kapag tinatanong ko naman siya kung nasaan ang sweldo niya, ay ito pa ang galit sa akin.
Kaya para na rin may maipangtusto sa mga pangailangan naming mag-ina, ay nagsikap ako sa aking trabaho. Subalit ang kapalit naman noon ay ang pag-iwan sa amin ni Hernan at ang pagsama nito sa babae niya. Wala naman akong nagawa noon dahil unang-una ay hindi kami kasal nito at pangalawa ay mas pinili niya ang babae niya kaysa sa aming mag-ina niya. Ang masakit pa doon ay kalaunan ay inuwi pa niya ito sa aming bahay at kami ang pinalayas niya. Para na rin naman sa ikatatahimik ng lahat, ay ako na ang kusang umalis ng bahay namin at isinama ko ang aming anak. Bumalik ako sa bahay ng aking mga magulang at doon pansamantalang tumira kasama ang aking anak na si Julio. Bukas palad naman akong tinanggap nila nanay. Ang kaso ay galit si itay kay Hernan at balak pa nitong sugurin ito. Mabuti na nga lang ay napigilan ko siya dahil naisip ko na baka ano pa ang mangyari kapag nagpang-abot ang dalawa. Ayoko kasing may masamang mangyari pa kay itay. Kaya naman pinakiusapan ko na lang ito na hayaan na si Hernan. Sa awa naman ng Diyos ay pinagbigyan niya ako. Kahit pa ang totoo, ay alam kong labag yon sa kalooban niya. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa nasanay na kaming mag-ina na wala sa buhay namin si Hernan. Mahirap ang naging sitwasyon ko. Pero sa tulong ng pamilya ay nakaya ko naman. Pagkatapos kong mahiwalay kay Hernan, ay namasukan ako sa isang pabrika para na rin may ipangtustos sa pag-aaral ng aking anak. Pinayagan naman ako nila nanay. Sa katunayan, ay siya pa ang nagkusang mag-alaga sa aking anak para makapagtrabaho daw ako. Kaya dahil doon ay malaya akong nakapasok sa pabrika. At kalimitan ay ginagabi na sa pag-uwi. Madalas kasi kaming nag-o-overtime doon, lalo na't hindi nakakapasok ang iba naming kasamahan. Ganun pa man, tayad naman ang oras namin noon, kung kaya't ayos lang din sa akin yun. Yun nga lang, hindi ko na masyadong nakakasama ang aking anak, kapalit ng perang kinikita ko doon. Marahil ay panatag din naman ang loob kong naiiwan siya kila nanay. Dahil alam kong kahit wala ako sa tabi niya, ay hindi naman siguro siya pababayaan doon. Kaya naman aminado ko sa sarili na kampante na rin ang loob kong naiiwan ko siya doon. Kung kaya't tumagal na rin ako sa pinagtatrabahuhan kong yon. Makalipas naman ang 2 taon na pagtatrabaho ko sa pabrika, ay hindi ko inaasahan na muli akong magmamahal. Sa naranasan ko kasi kay Hernan, ay parang natakot na akong magmahal. Ngunit nang dumating si Jello, ay ipinaramdam niya sa akin na may karapatan akong lumigaya sa piling niya. Niligawan ako ni Jello, at halos araw-araw, ay dinadala niya ako ng pagkain sa pabrika. Nagtatrabaho rin kasi siya doon at ayon sa kanya ay matagal na daw niya akong kursunada. Binata si Jello. Kaya sa totoo lang ay may alinlangan ako sa kanya. Subalit nang mapatunayan niyang mahal talaga niya ako, ay doon ko na rin hindi napigilan na sagutin siya. Una ay tutol sa amin ang aking mga magulang. Pero kalaunan ay natanggap din nila ang naging relasyon namin ni Jello. Mabait at magalang naman kasi itong si Jello. At tigit sa lahat ay maalalahanin sa aking anak. Kaya naman buong puso na rin namin siyang tinanggap sa aming pamilya. Hanggang sa mapagpasyahan naming bumukod muna sa kanila.
Nagsama kami ni Jello sa iisang bubong. At halos 3 taon rin ang tinagal ng aming relasyon. Subalit nang mabiyayaan na kami ng anak na babae, ay biglang nagbago ito sa akin. At madalas ay lasing na rin itong umuwi sa amin. Simula rin noon ay napansin kong naging matabang ang pakikitungo niya sa akin. At ang masakit ay kahit wala akong ginagawang masama, ay palagi itong nagagalit sa akin. Kaya naman dahil doon ay malimit na kami nito kung nag-aaway. Hanggang sa nauuwi na nga rin kami sa pagkakasakitan. Simula noon ay hindi na kami nagkasundo ni Jello. At kapag narinig niyang umiiyak ang aming anak, ay nakasigaw na sa akin ito. Hindi ko nga nun alam kung ano ba talaga ang nangyari dito at kung bakit nagkaganon na lang siya. Ganun pa man, sa kabila naman ng pananakit niya sa akin ay nagtiis pa rin akong pakisamahan siya. Para lang hindi masabi ng aking pamilya na nagkamali na naman ako ng lalaking pinakisamahan. Subalit nang hindi na ako makatiis sa pananakit niya sa akin, ay nagdesisyon na rin ako na umuwi na muli sa aming tahanan, kasama ang anak namin. Kaya't nahihiyaman, ay naglakas loob na lang akong bumalik sa aking mga magulang. At nang maipaliwanag ko naman sa kanila ang nangyari, ay sila na rin mismo ang kusang pumigil sa akin para muling bumalik kay Jello. Wala naman akong nagawa nang tuluyang hindi na nagpakita pa sa akin si Jello. At kalimutan nitong may anak siya sa akin. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nabigo ako sa pag-ibig. At ang masakit ay nag-iwan pa yon ng alaala sa akin. Alaala na kahit kailan ay hindi ko malilimutan. Alaala ng kahapon na aking pinagdusahan. Ganun pa man, sa kabila naman ng lahat ng yon ay naging masaya na rin ako. Marahil ay dahil yon sa mga naging anak ko. Kaya naman dahil sa hirap ay natuto na ako. Natutunan ko kung paano maging malakas para sa mga anak ko. Subalit ang buong akala ko ay totoong matigas na ako. Ngunit pagdating pa rin pala sa pag-ibig, ay mahina pa rin ako. Halos 10 taon na rin ang lumipas simula ng huli kong umibig. Kaya buong akala ko ay kaya ko nang walang lalaki sa buhay ko. Pero nang makilala ko si James at ligawan ako nito, ay doon ko napatunayan na marupok pa rin pala ako. Binata rin si James at tanggap nito na may anak ako. Kaya naman sa 3rd pagkakataon ay sumubok muli akong magmahal. Nang sa ganon ay sa pagtanda ko ay may makasama naman ako. Subalit gaya ng una at 2nd lalaking dumaan sa buhay ko, ay pareho lang din ang naging senaryo namin ni James. Yun nga lang, 2 pa ang naging anak namin nito. At ang masakit ay nakulong pa siya. Gumawa kasi ito ng isang bagay na labag sa batas, kung kaya't nahatulan siya ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Kaya naman masakit man ang nangyari sa akin yun, ay wala na akong nagawa pa, kung hindi tanggapin na lang ang masakit na kapalarang yun. Hindi ko nga nun alam kung parusa ba yun sa akin ng Panginoon, o sadyang mali lang talaga ako ng lalaking minahal. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin naman ako. Dahil hindi man ako sinwerte sa mga lalaki, ay nandiyan naman palagi ang pamilya ko. Ang pamilya na hindi nagsasawang tumanggap sa akin, sa kabila ng kasawian ko sa pag-ibig. Alam kong may dahilan ang lahat ng nangyari sa akin ito. At kung bakit
na pangatlong pagkakataon ay hindi ko natagpuan ang tunay na lalaking magmamahal sa akin. Marahil ay itinadhana talaga akong maging single. Ngunit dahil sa aking mga anak, ay hindi naman ako mag-isa. Kaya nga tinanggap ko na lang din ang naging kapalaran ko. Dahil ayoko na rin dagdagan pa ang sakit na naranasan ko. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay masaya ko. Kahit na nag-iisa akong nagtataguyod sa mga anak ko. Basta ang importante ay nandyan sa tabi ko ang pamilya ko. Lalong-lalo na ang mga anak ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Wendy.